Hello guys, mag-detest tayo ng mga ganitong battery. 1850 na galing sa laptop yung binuksan natin kahapon. Ngayon, tatanggalin natin yung mga spark weld ng mga ano to. Tanggalin, linisin natin to. Tapos i-test natin yung voltage at saka yung capacity. Yung pipiliin lang natin sa battery na mga ganito, yung 2 volts lang pataas. Yung 2 volts, yung 1.9 pababa, hindi na natin isasama kasi yun ang gagawa ng dahilan para yung mga magagandang battery pa. Yung mga magagandang battery, idadamay lang niya sa pagkasira. Kaya 2 volts lang pataas ang pipiliin natin ngayon. Hindi natin isasama yung 1.9 volts pababa. Kasi na 1.9 volts, may mga diferensya na yun. Pagkatapos nun, i-test natin yung capacity. Okay guys, ituro ko sa inyo kung paano magkuha ng capacity ng battery. Well, linisin lang natin to guys, yung mga natitirang ito. Sinakasugat to eh. Dapat to malinis. Pagka magano, tsaka natin kunin yung voltage. Linis natin. Tingnan natin lagay. Ito nakakasugat ito eh, yung mga ganito. Linisin natin. Okay. Oh, sugat na. Sabi ko matalas. Wala. Sira na yun. Kaya dapat ano, nakakasugat eh. Hindi ka doon eh. Eh, ito yung tatlo lang ang laman. Tingnan natin kung ano. Trabaho talaga itong ano, mga ganito, yung nagre-recycle ka ng battery kasi ano eh, kailangan matyaga ka rin. Pag wala ka rin tyaga, wala rin nilaga. Kung masyadong madami yung battery mong ginagawa, gagawin, ititest mo isa-isa yan. Sa dami niyan, kung marami kang na-harvest na ano, na battery, kailangan talaga tiyaga. Kung hindi, bibili ka talaga ng bago. Kung sa mga ngayon, bago yung mas ano, mas maganda kasi bago yun eh. Kailangan na hindi ka na magaganito, salpak ka na ng salpak, assemble ka na assemble. Ay kung ganitong lumang ano,
lumang ano, eh kung wala ka talagang pera, ano gagawin mo? Siyempre mag tiyaga ka sa ganitong ano, ganitong battery. Kung gusto mo magtipid. Ang tanong, nakakatipid ka nga ba? Eh kung sabihin mo, nakakatipid ka, eh nasa sa'yo yun. O, katulad ko, gusto kong magtipid. Kaya ano, at saka mas maganda rin kasi, mas maganda rin yung ganito kasi kumbaga sa ano, nalalaman mo yung properties ng battery, tsaka kung paano mo i-test, paano mo i-recycle, paano yung mga bagong battery na ano, mga 5 years ago na na battery na ginawa mong ganito, 5 years mo lang ginagamit tapos nagluko, ano yun, tatapon mo na lang, bili kang bago, sayang din naman yun kasi hindi naman lahat sira. May mga ganito guys, tinatago ko to eh kasi pwedeng pakinabangan yan eh, pang ano rin, pang insulator to, mga ganito, si speaker to eh, magamit din yan, hindi ko tinatapon yan. Test natin kung tatlo, tapusin lang natin talagang ano, kung ilan nga ba yung mapakinabangan ko dito sa tatlong battery na to. Yung 100 pesos ang isa na ito eh. Makikita natin kung sulit ba yung 100 mo. Malalaman natin kung sulit yung 100 pesos mo na binili. Ito mo makikita. Samantalang kung bumili ka ng bago, may pera ka naman, simbol mo na lang, DIY mo, hindi ka na magaganito. Yun nga lang, may kamahalan yung bago. Ngayon kung second hand naman yung ano, bibilhin mo, eh nakamura ka nga pero hindi mo akala mo lang nakamura ka. Hindi mo alam magmumura ka pala. Joke lang. Test natin. Yung tester natin, kailan nasa 10 volts lang yung tester natin. So, pakita natin kung may 2 volts to, tatlo. Yung pwedeng ano, pwede nating recycle. Oh, pwede to, 2 volts. Oh, sira na oh. Wala o, 0 volts. Tapon na yan. Yung isa, 2 volts. So, dalawa yung napakinabangan. O, ibig sabihin, dun sa tatlo, sa tatlong battery, tig 50 pesos ang isa. Eh, hindi pa natin alam, iti-test pa natin yung capacity na ito. O, yung capacity ng dalawang battery. So, mamaya, malalaman natin, kailan matagal. Kung mataas ang capacity, habang mas mataas ang capacity ng battery, mas matagal mong tinitest kasi i-discharge niya muna yan, ay po-full charge niya muna kasi may remaining volts. Pagka napuno, i-discharge niya yon. Pag na-discharge, i-discharge niya ulit. So yung discharge current nun, yun yung capacity ng battery. Okay. So, magtuloy pa tayo. Tuloy natin yung ano, paglilinis. So, tsaka-tsaka lang kayo guys sa panonood kasi medyo matrabaho talaga to eh. Para matuto din naman kayo sa ginagawa ko. Ngayon, kung maisipan nyo na mag-DIY kayo ng ganito, maano nyo rin. Ako kasi, photographer kasi ako, kaya ako nagka-interesado sa ganitong battery. Kasi, nagpiprint kami ng ano, ng picture sa simbahan. Eh, ang problema ko talaga, kuryente. O naisipan ko na gumamit ng battery, 12 volts. Ginamit ko muna yung ano, 2SM na battery. Tapos inverter para dun sa printer ko kasi hindi naman DC volts yung ano eh, yung printer eh. Eh, ano yun? Di bumili ako ng battery na 2SM, lead acid. Ang bigat, nilagay ko sa GB box, tapos bumili ako ng inverter,
yun ang ginamit ko. Abi sandali lang nasira. Ngayon, may nakita rin ako sa internet na mga ganitong battery. So, nag-search ako ng mga battery na magagaan at saka malalakas. Ito nga, nakita ko nga itong 18650. Ngayon, naganda po ko sa internet kung saan nakakabili. Ay, sa China pa pala nakakabili. Tapos, ang hirap nung 2015, mahirap pa magbumili ng mga ganitong battery. Sa China, ang hirap, ang mahal ng ng battery, tapos yung ang maproseso, yung mabusisi. Hindi sila nagpapadala basta sa eroplano. Tapos napakamahal pa yung shipping fee, mas mahal pa dun sa mas mahal pa sa binili ng battery. Yan, isipan ko na isipan ko na bumili na lang ng mga ganito. Tapos nanood din ako sa YouTube kung paano mag-test ng mga ganitong battery. Nag-aral ako doon. Yung mga tutorial din naman kasi doon. Kaya lang, mahirap intindihin kasi English yung mga salita nila doon. Ulit-ulit ko pa hindi pinapanood kasi hirap mag-test. Tapos kung ano yung pang-testing nilang ginagamit. Ang una kong nanood doon, yung kay Jiho Garcia. Nag-subscribe ako kay Jiho. 2015 pa yun. O doon ko na nakita kung paano mag test ng mga ganitong battery. So, mas maganda na to mga guys kasi maintindihan nyo na kasi Tagalog. Kay Jiho kasi medyo mahirap siya magpaliwanag kasi English speaking yun eh. Amerikanong Meksikano yun eh. Ako nga, nahirapan din ako dun eh. Kung ano yung mga tinuturo niya dun eh. Pero napag-aralan ko rin. Pero mas nauna pa ako sa kanya gumawa generator. Nakagawa na ako ng generator tsaka siya naggawa sa YouTube ng generator. Since 2015, meron na akong generator na ganito. Puro ganito ang battery. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa yun. Yung isa kong generator, nasira na. Siyempre, second hand lang. Bumili na ako ng bago. Pinalitan ko ng bago yung Pero yung inverter, matibay. Hanggang ngayon, gana pa rin. Pag nag-print kami ng picture, yun ang ginagamit namin. Portable generator. Kahit sa gitna ka ng bundok, pwede kang test na natin to. Kung may pakinabangan dito na kailan 2 volts lang. I-test natin ha. Yan, pakita ko sa inyo. Sira Wala na yan. Tapon na yan. So, isa pa. Sa 6 na battery, sira din. Tapon na yan. Useless yan eh. Hindi yan pakinabangan eh. Wala rin Sira na. 3 na yung sira. Baka 6 pa sira. Oops. 2.8. Nakakuha rin ako ng isa. Ganun talaga guys. Mahirap mag-ano na ito. Pipiliin mo yung 2.8. Yan lang yung battery na pwede nating So, ibig sabihin, dun sa anim na battery, apat yung isandaan yan. Apat yung sira. Isandaan bili mo. Tugi ka talaga. Dapat, sa tingin nyo guys, kung magkano talaga halaga ng battery na yung sa laptop. Sa tingin ko kasi, dapat nasa 20 lang o 25 pesos isa eh. Alam nyo kung bakit? Kasi kung nasa 25 pesos, ang isang battery, kung dalawa lang ang panalo ka. Kung dalawa meron ka, panalo ka doon sa 25 pesos. Pero kung 100, talo ka. Bumili ka na lang ng bago. Iti-test mo pa ito. Napakatagal. Tapos kung mababa pa yung bulta, mababa yung capacity, hindi mo rin magagamit. Kaya ang advice ko, kung sa akin
bili na lang bago kung may pera ka. Eh kung may pera ka rin nga, bumibili ka ng ganito, sayang din. Sayang yung ano, sayang yung pera mo din. Ito, kasi nakikita ko sa internet, sa Facebook, sa mga ano, sa eBay, ano eh, $3 yung mga gamit namin, yung mga ganitong ano, yung battery. Dito sa Pilipinas, eh, 100 sa Facebook. Sabi ko nga, sabi ko dun sa nagbebenta, 25, bilhin ko lahat. Meron daw siya 100. Eh, hindi raw pwede, 100 daw isa eh. Eh ngayon, kung nakita nyo guys, oh, sa 100, kung 100 ang bilhin nyo, lugi kayo. Yun lang. O, iti-test pa natin yan. Okay. Yun ang sinasabi ko na ano, kung panalo ka ba sa luma at saka sa bago. Tingin ko, panalo ka talaga sa bago. So, isa pa. Test tayo, isa pa. Ganun tayo. Tanggal pa tayo. Ito sana kung buo lahat to, panalo ka sa 100. Dalawa na naman sa 6. Tapo na yun eh. Saan kaya nagre-recycle dito ng battery? Ang dami ko na, isang sako na yung ganito kong battery. Umpisa, ano, since 2015, nagaganito na ako. Kaya hindi ako nag-YouTube. Ngayon lang. Ngayon ko lang naisipan mag-YouTube. Hindi ba ako nag-ganon? May YouTube channel na ako, pero hindi ako nag-ganito. Hindi ako nag-upload ng mga video. Ngayon ko lang napag-isipan na mag ano pa, kasi nga marami rin dun sa group, maraming nagtatanong yung mga tungkol sa mga ganitong battery. Eh hirap mag ano dun eh, hirap mag, minsan maraming marurunong din dun eh, na ewan ko kung nagdudunungan o ano, na mga ka-group eh. Tapos minsan ang hirap mag-advise kung anong ano, kung ano yung dapat gawin sa mga ganitong battery. Kaya naisipan kong mag-ano na lang sa YouTube, mag-upload pa for educational ano reason, para mapanood din ng mga gustong mag-gawa ng ganito. Kasi sayang din naman eh. Kasi itapon mo itong mga ganitong battery, kung may mapakinabangan ka, eh, hindi dapat itapon sa basurahan kasi napapakinabangan ko eh. Alam nyo ba kung anong laman nito? Lithium at saka cobalt. Yung cobalt, ina-extract yun dito, napakamahal ng cobalt. Eh, nagpapatayan pa nga yan sa amin, sa Africa, para makakuha sila ng cobalt. Kasi napakamahal ng cobalt eh. Sana nga may nag-ano dito eh. May nag re-recycle ng mga ganitong battery. Kasi sayang din naman eh. Oh, yung sa akin kasi isang sako na eh. Yung mga ganito ko hindi mapakinabangan. Yung pwedeng ibenta 'yon. So, apat na yung ano, natanggal natin. Nalinis natin. Test natin ulit. Yung mga sira na yan, wala na yan. Doon na yan sa ano. Doon na yan sa sako. Madadagdag yan. Ang dami na eh. Hindi ko nga alam kung saan ko. Hindi ko naman pwedeng itapon yan. Bawal itapon yung mga ganitong battery.
Kaya dapat talaga ito nire-recycle eh. Kaya guys, may mga natutunan kayo sa akin. Stay lang kayo. Panoorin niyo lang lahat, wag niyo skip. Para ano, matuto kayo. At saka hindi kayo maisahan ng mga nagtitinda diyan, nagbebenta. Sasabihin, meron nga doon eh. Kuya, may nagbebenta sa akin ng ano, ng battery na ano. 100 daw ang isa, tested na. Sabi ko, bago ba? Hindi ko alam, kuya eh. Tapos sa pagpatingin nga ng picture. Eh, yung picture merong ganito. Merong spot weld. Sabi ko, second hand na yun eh. Tapos sanda ng isa. Sabi niya, ano daw yun? 1,800 milliampere. Eh, sabi ko, lugi ka dun. At saka, sa kahit sabihin natin na 1,800 milliampere yun, eh, second hand yan. Madaling masira yan. Sabagat tatagal ang mga 2 taon. Siyempre, ano na yan? Gamit na yan eh. Ilang taon ba ginamit? Eh, laptop tumatagal ng 6 taon. Ito yung ginagamit bago ka magpalit. Kasi yung isa kong laptop eh, 6 taon bago nasira yung battery. Original kasi yung battery. O bago ako nagpalit ng kaparehas na battery. O tapos ibibenta sa iyo 100. Eh, second hand na 'yan. O marami kasing manluloko sa ano eh, sa mga sa internet eh. Ngayon test natin ulit. Yung ano, tester. Kung ilan yung ano, kung ilan yung mapakinabangan natin dito. Nakikita nyo. Ayan. 2.5. Ayan, okay yan. Sa 2.5 volts. 2.5, ba tatlo na, swerte. Samsung battery. Ito, 2.4. 2.4, aba, swerte. Swerte kung naka 2 volts yung 6 mo. Oh. Naswerte tayo dun sa 6 na battery. Pero kadalasan birang bihira lang yung ganyan eh, yung buo yung ano eh, buo yung battery. Oh, ito pa, isa pa, isa na lang bago tayo mag-test ng ano, isa na lang bago tayo mag-test ng battery. Tuturo ko rin sa inyo kung anong charger dapat yung gamitin yung pag-test capacity. Yun ang matagal, mga guys. Yung pagkuha ng ano. Minsan naabot ng 12 hours yan eh. Lalo na pagka mataas yung capacity ng ano, ng battery. Kasi i-charge niya muna. Tapos i-discharge, i-charge niya ulit. So, 2 cycle. Kaya isang cycle yun. Bago mo makuha yung ano, yung capacity. So, kaya dapat dito sa mga ganitong ano, matyaga ka rin. Eh, kung wala kang tiyaga, wala rin. Hindi mo rin maano. Eh, yung mga iba dyan, matyaga naman. Pero guys, hindi ko ina-advise na bumili kayo ng battery na 100 pesos ang isa. Hindi makatarungan yun eh. Panduloko na yun eh. Kahit yung buong pack 100 pesos eh, nakita nyo naman dun sa anim ano lang, dalawa lang yung ano, bihira lang yung lahat ng battery, buo bihira lang talaga yun. Kasi sa experience ko, sa tagal ko na since 2015 hanggang ngayon, nagaganito ako eh. Kaya nga gumamit na ako ng ano eh, bumili na ako ng ano, ng battery na bago. Yun ang ginamit ko sa isang generator ko na ano eh, battery generator eh. Kasi nga ano eh, sa tingin ko mas ano eh, mas matagal magamit eh.
Kasi pagdating itong mga ganitong battery, yung ginagawa ko, pagdating ng mga 2 taon na ginamit ko na dun sa generator, pinapalitan ko na ganito rin. Wala pang 2 taon eh. Nagkakaroon na rin ng diferensya eh. Siyempre, hindi naman talaga lahat ano, yung sabihin mo, yung battery. Siyempre, yung unang-una, yung pag-charge mo, yung paggamit, eh, kailangan na ba-balance din yun. Ay, minsan, yung battery na ano, hindi na, pag hindi na balance ng maayos ang pag-charge, doon nasisira yung ano, yung battery. Tsaka minsan, yung anak ko kasi, ginagamit ng ginagamit. Hinahayaang malubat. Eh, wala naman ding alam yun. O di pag ginamit mo, lubat na, hindi na mag-charge. Hindi dapat ito nilulubat ng, ano, ng sobra-sobra. Hindi mo na ma-revive yung battery. Kahit na anong battery, kahit na anong klaseng battery, kahit lead acid pa yan, hindi dapat nilulubat na nilulubat. Kasi, ano eh, dapat merong sa, ano, sa lead acid, dapat merong today, dapat may 20% ka na may iiwan dun. Hindi dapat nilulubat na nilulubat yun. Ito naman, yung lithium ion, ganun din. Hindi mo dapat nilulubat to. Kasi pag nilubat-lubat mo to, eh hirap na hindi na ma-revive to. As in, dead battery na talaga. Wala na. Kaya yun ang nangyayari. Kaya nasisira yung battery. Ang maganda din guys, pagka nagaganito kayo, na nalalaman niyo yung ano, characteristic ng battery. Para kayo mismo kung gumagamit kayo ng battery, maiwasan niyo yung mga ganung ganung kadahilan ng pagkasira ng mga battery niyo, lalo na sa mga e-bike. O kung gagamitin sa battery generator, lalo na 'yon. Tsaka dapat kung nagpo-full charge niya, ulit-ulit nag-discharge yan at saka charge, dun din nasisira yung battery. Kaya dapat ano rin kayo, ingat kayo dito, maano to, mga ganyan ano, baka ano, test natin to, yung panghuli natin na ano, na meron pa pala dito. O, 6 ulit, tingnan natin, 2 volts ulit ha, 2 volts. Oh, eksakto, 2 volts. Pwede yan, good battery yan. 2 volts. Ayan. Ibig sabihin, matagal na itong battery na hindi ginagamit. Na ano pa rin niya yung ano niya, yung kanyang voltahe. Oh, hindi na pwede to. Wala nang 2 volts eh. Hindi na pwede. Oh, ito rin. 1 volt na lang eh. Hindi na pwedeng isama yan dun sa ano, sa mga battery na ganun. O, hindi rin. Hindi na. Hindi na rin. 1 volt na. Ibig sabihin kasi, kaya hindi ko sinama yung mga ganitong battery. Nagagamit pa naman to eh, sa mga flashlight, sa mga ano. Hindi pwedeng kung i-repack mo yan, gagamitin mo dun sa e-bike, o kaya sa kung saan mo mang gamitin, basta nakaripak. Hindi mo pwedeng gamitin to, yung mga mabababa na. Alam nyo kung bakit? Yung 1 volt na to, hihilahin niya yan. Sinalo mo dun. Magdi-discharge to, iinit yung mga battery na yan. Hihilahin niya pababa lahat ng voltahe niyan. Ano niya yung sa 1 volt. Hindi na nga to binabasa ng ano eh. Ang pag nilagay mo to sa tester, sa mga ganitong tester, babasahin yan as a nickel cadmium o kaya metal hydride na battery. Kasi nakikita niya yung battery nito mas mababa dun sa ano, sa expected niya na battery. Pag lithium ion kasi, ang ano ng lithium ion, 2 volts pataas. So, nababasa nung ano. Ito, magcha-charge to pero magcha-charge niya kaagad. 1.2 volts, sabihin niya, ano to, nickel metal hydride itong battery na to. Eh, hindi mo ma-charge. Pwede mo namang i-charge, ipulit-ulitin mo, makulit ka lang. Kulitin mo lang yung charger. Para umakyat yung ano.
Pero kung sabihin mo na ano, ihalo mo doon, sisirain lang yung battery mo. Sayang lang yan. Oh. Kaya hindi dapat. Pwede pa naman gamitin yan pang flashlight. Ito. I-ano natin. Testing natin ito. Kung ano. Pwede pang gamitin mo. Zero na oh. Zero volts na. Oh, ibig sabihin, hindi na lang pwedeng gamitin yan. Zero na eh. Oh, ito maganda, 2.5. Pwedeng ihalo dyan. Oh, ito pwede. Pwedeng ihalo dyan. So, yun lang mga guys. Mag-testing na tayo. I-ano natin yung ano, kung paano i-test. Yung dito sa charger ko, yung ano, yung mga battery. Test na natin yung ano, yung battery. Okay, so, yung ano, ito yung charger na ano. Test natin yung resistance muna. Resistance test na yun. Quick test ang tawag nun dito. Nakikita natin, mas mataas ang resistance, mas maganda yung battery. Ibig sabihin, so mode tayo. Mode, hanapin natin quick test. Yan, quick test. Yan, okay yan. Muntahin lang natin na ma-ano yung blink. Lalabas yung mga ba, yung ano niya, yung resistance. Ayun. Mas mababa ang resistance, mas maganda yung ano ng battery. Ito mas maganda to, 147. Ito to 69206. Ibig sabihin, ano na talaga yung battery. Mano na talaga, gamit na gamit. Ibig sabihin, kasi yung bagong battery nasa 60 ohms lang eh. Ang resistance niya eh. Ayan, mag-test pa tayo ulit ng ibang battery. Ito, magkaiba. Ito, dapat. Test tayo ulit. O, dalawang charger ang gamitin natin. Kailangan marami tayong charger kasi kung marami kang battery, kailan ka pa makapag-test ng battery? Kung isa lang yung charger mo, paano kung ano yan, 200 na battery i-test mo? Hanapin natin yung quick test ulit. Yan, quick test. Doon makikita yung ano. Mas mababa yung ano, yung ano niya, yung resistance. Mas high current yung discharge. Ito, mas maganda oh. 98 lang. High current discharge to. Yung mga ganito, medyo pagka nagdi-discharge yan, umiinit na yung mga battery. Basta umabot yung mga 206, 269, basta mga 200. Umiinit yan pagka nagdi-discharge. Kasi parang, ano eh, parang yung current, ano na siya magbigay eh. Hindi na siya nagbibigay masyado ng current eh. Ito, 98 oh. Ganda to ng battery na to. High discharge yan. Ibig sabihin, pag mas mababa yung resistance ng battery, high current discharge yan. Umaabot ito ng ano, mga 20 amps. Kaya niyang i-discharge na current. So, iti-test natin ulit yung battery. Punta tayo ulit sa mode. Mode slot. Yan. Blink. Tapos, mode ulit. Punta tayo sa charge test. Para makita natin yung tapos ilagay natin sa 1,000. Ayos na. Mali ako. Charge test. Tapos mode. Charge test ulit. Tapos current. 1 amp natin. Para mas maganda yung ano. Ito rin. Isa rin. Slot natin. Yan. Charge test. Eh, magdi-discharge yan at saka yan, charge test ulit.
Tapos current niya 1000 mAh. So yan, nagsicharge na yan guys. So hintayin natin yan hanggang sa mag charge at saka mag discharge. Hihintayin natin yan. Matagal yan. Ito sa tingin ko aabot to ng mga 8 oras eh. Depende. 12 hours itong 8 battery na to. Masabay na nagcha-charge to. Sabay itong ano na to. Yung 8 battery na yan. Oh, ayan guys. Natuto na kayo sa ano kung paano magkuha ng ano. Paano kunin yung capacity ng bawat isang battery. Pagka nakuha nyo na yung ano, yung capacity, maglalagay dito yun kung ilang milliampere. Isusulat natin dito kada isang battery kung ilang milliampere. Para kung gagawa tayo ng ano, ng battery pack, i-balance natin yun. Kada isang nakaparallel, halimbawa 10 parallel, at saka kung e-bike, halimbawa 48 volts, 10 parallel, 13S, 13 series. Kailangan dun sa 13 series na yun, halimbawa 20 amps. Kailangan 20 amps kada isang 10 ano, approximate. Naka 20 amps yung ano mo, yung kada isang nakaparallel na battery. Para pantay-pantay. Para yung ano mo yung charge controller, yung tinatawag na BMS, eh pantay din mag-charge. So guys, yan na. Ito guys, tingnan natin yung ano, yung battery. Yung bultahe niya. Yung display. Makikita natin kung malapit na mapuno. Pag napuno 'yan, magkano na discharge 'yan? Magsasabi 'yan discharge. So hintayin natin. Pag napuno 'yan, 1.2 volts pupuno. Tapos magdi-discharge 'yan pusa. Pag nag-discharge, ano ulit yan? Magcha-charge hanggang sa mapuno. Yung discharge current, yun yung kukunin natin as capacity. Pero hintayin natin hanggang mapuno, 4.2 volts ulit.
is balikan natin yung battery na inano natin, sinarge. Kita na natin yung ano, mga capacity. Capacity niya, naka-full na. So, isusulat natin yung ano, yung mga capacity ng bawat isang battery. So, anong oras ngayon? 2:19. 2:19 lang napuno itong dalawang battery. Aras 2. 2:19 PM. Inumpisahan natin kahapon. Nag-charge ako kahapon. 4:30 PM. So, almost 21 hours bago ano. 21 hours bago mapuno yung battery, lalo na pag 1,929 milliampere, lalo na yung mga 3,000 milliampere, mas matagal yun. So, susulatan na natin yung mga battery. 15 22, 14 95 15 37. Itong mga battery guys na mga ganito kababa yung ano, hindi ko sinasali ito sa ano, sa e-bike eh. 19 lang pataas. Pwede ito sa ano, sa power wall. Kasi sa power wall ano naman eh, 80 ang ano nun eh, ang parallel eh. So, pwede lang natin isali kung gagawa kayo ng e-bike or battery generator. Yung 1,900 lang pataas. Itong mga mababa na to, wala na to eh. Sa power wall, pwede yung gamitin. 1,400 pataas, pwede yung gamitin para mas malakas yung power wall mo. Kasi 80 parallel naman yun. Pero yung mga ganito, pwede to. Sa e-bike o kaya sa battery generator. Kasi kung mababa yung ano mo, yung gagamitin mong mga battery, dadami yung battery mo, bibigat yung ano, paano kung portable generator yung gagawin mo. Mababa yung capacity. Kaya ina-advise ko yung 1,900 pataas ang gamitin para mas magaan yung e-bike battery. So ganun lang guys ang pag charge. Ang ginamit natin charger, itong Opus BT-C3-100. Nabibili ito sa eBay ko pa binili ito eh. 2 years ago na. Matagal ko na rin ginagamit ito. Ang dami ng battery na test ito. Apat itong sa akin ganito. Apat na pirasong ganitong charger. Mas maganda kasi itong charger na ganito eh. So, magkano lang kayo sa eBay, nakikita niyo yung Opus. Ibigay ko rin sa inyo yung link kung makita ko yung link ng para makabili rin kayo ng ganitong charger. O kaya yung IMAX B6. Meron din ako noon, apat din yung IMAX B6 ko na ano na pang-charge kasi dati nang ginagamit ko sa battery generator ko. Yung ngayon nakatago na lang, hindi ko na ginagamit. Ito na yung ginagamit ko kasi mas mabilis. Kung apat yung ganito, nagagamitin mo sabay-sabay, 16 kaagad yung na ano sa loob ng 22 hours or 24 hours ang pag-test. Hindi lang po ganun kadali ang pag-test ng battery, akala nyo. Kasi kung ipapareho natin sa bago at saka sa luma, mas matrabaho to. Kakain ng maraming kuryente. So kailangan,
magbabayad ka rin ng kuryente, hindi yan libre. Ibayad yan. Pag charge discharge mo, ibayad pa rin yan. Hindi yan ano. Kaya na-advise ko, kung may pera naman tayo na ano, na pambili ng bago, bago na lang. Para hindi masyadong matrabaho. So guys, natutunan nyo naman yung ano, yung tutorial ko kung paano natin nakukuha yung ano, yung capacity ng bawat isang battery. So ang gagawin natin diyan, pag nagagawa kayo ng e-bike, pang e-bike battery, ibabalance din natin 'yan doon sa repacker.com sa computer. I-input niyo lahat yung ano doon. Explain ko rin sa inyo kung paano magano gagawa rin tayo ng ano battery pack na ano na mga battery pang e-bike o kaya pang battery generator, yung 12 volt system. I-ano natin, mag-iipon lang muna ako ng mga magagandang battery, yung 1,900 na battery bago natin i-repack. Ngayon kung sa awa ng Diyos, pagkatapos ng ano, ECQ, magkaroon tayo ng available na bago na ano na battery, mag-assemble na ako ng ano ng bagong battery. So guys, abangan nyo yung ano, yung mga hindi pa nakapag-subscribe diyan, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. At saka pindutin niyo po yung notification bell para lagi po kayong manotify sa mga bago kong video o kaya ma-update kayo sa mga susunod kong mga video. So guys, salamat sa mga nanood sa aking video. Sana marami kayong natutunan para hindi naman sayang yung panonood niyo. Salamat.